So what up guys, welcome back to my channel. So kung bago pa lang sa aking channel, please like, subscribe and hit the bell icon para ma-notify ka sa mga bagong video na parating. So yun nga guys, no? So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng voyage plan gamit itong OpenCPN 5.6.0, no? Na-download ko ito sa YouTube. Ilagay ko yung description down below kung paano siya ma-download. Sobrang dali lang niya guys, downloadin guys. Ito yung madali lang siyang gamitin. It is very, you know, super handy lang siya. So ngayon guys, no, yung next voyage namin is will be yung Tagbilaran, Bohol, and we are now here in somewhere here in Gloria Mindoro guys, no. So tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng voyage plan using this app. So madali lang siya guys. First step, punta kayo dito sa itong parang araw na to, create route. This will be your create route, no. So parang may nakita na yung parang ball pen. Ito yung gagawin nyo guys, no. I-click nyo lang siya. Click. Yan, meron na kayong waypoint number 1. Ayan, click. Yan. So, gagawin natin yung full voyage ta plan talaga dito papuntang ano, Tagbilaran, Bohol using this apps, guys. So, punta tayo dito. Yan. Then, baba pa ng konti. Yan. Then, parang naglalaro lang kayo guys, nang makikita nyo dito kung paano. Sobrang dali nyo na ang tagagawin. So mag-zoom in, zoom out lang kayo. Arrow down, arrow up. Tapos zoom in. Tapos mali. Pag nagkamali kayo, ano lang, undo, apprehend waypoint. Yun. So dito sa Krista, then dito sa Itutulo, then baba dito sa North Higante, then dito sa Tangigi. Tapos dito tayo bababa guys. So dito guys, very important na gagawin nyo is merong arrow pababa. Ibig sabihin yan dito sa TSS na yan is dyan kayo dadaan pagpapunta kayong north, pagaling kayong norte tsaka papunta kayong south, dyan kayo dadaan. Hindi kayo pwedeng dumaan dito sa kabila kasi yan yung papuntang norte naman. So makikita nyo parang arrow lang yan, ganyan. Tsaka bawal mag crossing dyan guys, nasa rules yan. So dito, ayan, baba. Dito, yun, and dito, then pag ganyan, adjust nyo ng konti guys. So dito na kayo mag-alter para tumbok na rin kayo. So dito, then lastly dito, tsaka pasok yan. So pag natapos na kayong gumawa, just right click and click nyo na yung end route. So makikita nyo na dito itong route and mark manager. Katapos nyan, check nyo muna din yung ano, kung may tinaman ba kayong baura o wala. So double check. So wala, kung wala naman kayong tinamaan na bahura, punta na kayo agad dito sa route and mark manager. So dito makikita nyo meron akong mga ginawang waypoint dito, yung mga nakaraan namin biyahe. So ito yung ginawa natin, and name route pa siya, so wala pa siyang pangalan. So click natin siya. So ito na yun guys, no, para mas mabilis tayo, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko ng ruta papuntang Tagbilaran. So ito na yung
Voyage 002 Gloria to Tagbilaran. So ito na yun, guys. So ginawa ko, nilagyan ko na siya ng ano, ng mga waypoint name. So yung ginawa nating waypoint, lalagyan natin yun ng waypoint name. So ganito lang yung maglagay. Ay, wag na pala. Sa susunod na na video. So ito guys, no. So punta tayo dito. So para yung ruta na ginawa nyo, yung makikita. So X nyo lang yung mata na yan para show. So i-show nyo na to. Tatanggalin nyo lang yung X. Yan, so makikita na agad yung ginawa nyong ruta. So ito na yung ginawa nating ruta, guys. Yung ginawa kong ruta ang papuntang Tagbilaran. So Gloria Port, Gloria Entrance. So bababa dyan. Bababa ng Gindauhan, Gorda. Ito pwede nyo namang diretsoin to, pero ginawa ko lang kasi pasout kami, pababa kami. So dito kami banda sa ano, bandang west kami. Kaya nalagyan ko na lang din dyan sa gilid dyan. Pero pwede ka naman dumiretso dyan kung gustoin mo. So Apunan. So Cresta de Gallo. Yan totoo. So makikita nyo guys, sobrang dali lang. Magki-click-click lang kayo, no. Then pupuntang ano na, Tagbilaran Ball. Makikita nyo dito yung detalye ng voyage nyo. So ito yung ito yung plan speed nyo. Depende kung ano yung average speed ng barko nyo. So yung barko namin meron siyang average speed na 8 knots. So yung biyahe namin will be 1 day 12 hours and 47 minutes galing sa point of origin papuntang point of destination. So ito yung total distance niya. Automatic na rin siya magka-calculate ng out ng total distance. Ito ay 294.3 nautical mile. Then makikita nyo dito yung wala pa kayong departure date, wala, okay lang naman to. Walang may pangalan tsaka from tsaka kung saan papunta. Tsaka ito yung mga waypoint. Makikita nyo dito yung bearing, total distance, latitude, longitude, ETA and ETA. No. So yun lang guys, no. Madaling-madali lang siyang gawin. So thank you for watching. And for the next video, tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng waypoint. Paano mag-name ng waypoint, paano maglagay ng marks, tsaka kung paano maglagay ng katulad dito, kunyari maglagay ng mga object, no? Mga drop marks. Ayan, mga ganito. So see you guys sa next video.